Sususpindihin daw ng LTFRB ang 59 na bus ng Universal Guiding Star at ng Safeway Bus Line na madalas maaksidente sa EDSA. Kanina muling nasangkot sa aksidente ang dalawang bus na ikinasugat naman ng tatlong pasahero. Nagpapatrol si Jay Ruiz. Wasak ang harapang bahagi ng Safeway bus matapos sumalpok sa likuran ng Universal Guiding Star bus sa Fairview kaninang umaga. Tatlong pasaherong sugatan at agad isinugod sa ospital. Batay sa imbestigasyon, nakatulog umano ang driver ng Safeway bus at naapakan ng gas pedal. Pero ayon sa konduktor ng Safeway, biglang nagpreno ang Universal Guiding Star bus. Nakatakda namang bigyan ng 30-day preventive suspension ng LTFRB ang 33 bus ng Universal Guiding Star at 26 na bus ng Safeway. Within 2 days po ay isusurrender nila dapat lahat ng mga yellow plates nila para hindi talaga makapagbiyahe yung mga buses na yun, itong 59 na ito. Isa sa ilalim rin sa drug test at seminar mga drivers ng dalawang kumpanya. Liable sila kahit sino yung may kasalanan. Kasi ang kontrata po ng common carrier is from one point, dadalhin ka to another point safely. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang dalawang bus line sa mga aksidente. Setyembre 4, 2010, 16 na pasaherong nasugatan ng banggain ng isang Safeway bus ang isang Mitsubishi Pajero sa East Avenue, Quezon City. Muling nasangkot ang Safeway bus aksidente, Disyembre 4 noong isang taon nang bumangga sa isang sidewalk fence ng MMDA sa Commonwealth Avenue. Ang Universal Guiding Star bus lines naman, nasangkot noong Mayo sa pagkamatay ng multi-awarded journalist na si Chit Estela Simbulan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Pinatawan noon ng LTFRB ang Universal Guiding Star bus lines ng 30 araw na suspensyon habang iniimbestigahan ang nangyari. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino.